you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Gabi-gabi, nagdadasal ako bago ako matulog. Bago ako matulog, chine-check ko yung cellphone ko. Yung tinitik sa akin ng ating task force Marawi commander na si Colonel Anduyan. Nagre-report siya palagi kung ilan na naman sa trupa natin ang namatay, ilan na naman ang wounded, at ano ang ginagawa ninyo doon sa main battle area. Halos 5 months yan. Yan ang routine ng buhay ko. Hanggang sa umaabot na sa punto na ayaw ko na mag-open ng cellphone ko. At natatakot ako, makita ko, na sir, meron na naman tayong Kia, ganito. Sir, ganito naman kadami wounded. Yan, ganun pagkahirap mag-isip. Imagine ko yung pamilya ninyo habang kayo'y nandoon. Kung ano na lang yung kanilang naramdaman. Kaya ngayon, andito na kayo. Ang laki ng pasalamat ko. Pasalamat ako. Kay Lord, na kayo nakabalik. Ah, hindi ko alam kung paano ko kayo pasalamatan. Kahit na sabi nila, wala kami nakikitang action ng SAP doon sa main battle area. So sabi ko, ganyan kadisiplinado yung mga tao namin. Hindi yan nagpo-post ng video, hindi yan nagpo-post ng mga pictures doon sa main battle area. Ganyan ang totoong operative. Hindi tayo nagyayabang, hindi tayo nagpapakilala, at hindi natin kiniklaim kung ano mang dapat i-claim na accomplishment. You are there silently working, doing your job, completing your task, and getting to your objective. So ngayon, andito na kayo. Except dito sa mga superintendent, all others na nag-join sa Marawi, I am hereby meritoriously promoting you 1 rank higher. Dito na kayo, except dito sa mga superintendent, all others na nag-join sa Marawi, I am hereby meritoriously promoting you 1 rank higher. Sinong kukontra sa desisyon ko at sapukin ko sa mukha? Ha? Baka meron na mag-question. Hindi na alam. Marami dyan mga pilosopo na pulis. Bakit daw ganon? Kayo pumunta sa Marawi. Makipaggira kayo doon sa mga ISIS. Hindi nyo maramdaman kung gaano kahirap.
pasensya na yung superintendent, although kung meron man akong pasasalamatan ay kayo talaga because you lead your troops very well. Hindi kayo mapopromote dahil yung promotion to, yung third level promotion ay wala nang meritorious promotion. Superintendent to senior soap. Wala na tayong meritorious dyan, kaya idaan na lang sa proseso. Anyway, you can wait and naka-undik naman kayo, di ba? So, i-process na lang natin. But all others, one rank promotion kayo. Talagang yung buhay nila, sinusugal nila. So, it deserves. It deserves promotion. Meritorious. Sir, naging emotional kayo ba? It's normal for me dahil yun nga, maalala ko yung 5 months ka na gabi-gabi. Yung takot na ako magbasa sa cellphone ko sa report kung ilan na naman ang minala sa aking mga tao. Ilan naman ang namatay, ilan ang wounded. Kaya pasalamat ako. Yung emotion ko is saya yun. Saya na hindi na ako bothered masyado tuwing gabi. Dahil tapos ang gira. Sir, how you plan to expedite the processing of a promotion for the superintendent to senior superintendent because there's no meritorious promotion for them? Paano po ba yun? They will go through the regular process at naintindihan naman nila yan. We will compensate their accomplishment by giving them the corresponding medals and awards lang. How about financial? Wala ka tayong pera. Maris, wala akong pera pambigay sa kanila eh. Pan lang, yung awards lang, meritorious, yung awards at saka yung pwede promote, ipopromote natin, meritorious. Kanina you kind of hesitated in giving them the 1 month long break. Ano po ba? Yung nga, dahil sure nga, na po ba isang buwan o hindi? Pwede na siguro. I was given the assurance by assurance of the director ng SAP na meron daw siyang enough men to cover the requirements sa APEC. Kasi ang yung nga, APEC is coming within ASEAN, 2 weeks. Sir, ASEAN. APEC, ASEAN. ASEAN is coming within 2 weeks. So kung bigyan ko sila ng 1 month, wala sila sa ASEAN. So naisip ko baka pwede 2 weeks na lang, but the director sa give the assurance na okay lang kung gawin 1 month. So go na yun, sir. Tugo, oh, no, okay na yun. Samantala, laban ng gobyerno kontra terorismo hindi matatapos sa Marawi City or Marawi Siege. Ito ang pananaw ng isang dating general nang tanungin kung matatapos na ba ang terorismo sa Pilipinas sakaling maubos na ang mga pinuno ng rebelding grupo. Kung bakit ito nasabi ng dating general na ito at paano nga ba nagpapatuloy ang extremist views sa bansa. Alamin natin yan, nagbabalik sa report si Sunny Casulia. Tuloy pa rin ang paglaban ng pamahalaan sa terorismo kahit tapos na ang Marawi Siege. Ito ang isinuwalat ng retired Lieutenant General Edilberto Adan sa isang panayam sa programang Thinking Out Loud with Rafi Alunan. Ayon kay General Adan, hindi nalingid sa lahat ang ginagawang pagsasanay ng mga teroristang grupo sa mga kabataan at ang mga kabataang ito umano ang magtutuloy sa inumpisahan ng mga nasawing terrorist leader. Paliwanag ni Adan, mananatili ang terorismo sa bansa hanggang namamayani ang extremist view o ideology sa mga kabataan. Alam na natin na pati mga kabataan, no? Young boys, young girls, ay tinuturuan na ng extremist views in some of the madrasas, no, in Mindanao. We have been monitoring this, the AP have been monitoring this. At alam namin, yung mga 7 years old, 8 years old na yan, paglaki niyan, ay ngayon siguro 20 anos na sila, 25, 30 years old. Dahil sa indoctrination nila when they were still young, they will have these extremist views na ang Kristiyano ay kalaban, na dapat sila ay magsarili, and the only way is violence, no? Through armed struggle. Kaya tama ang assessment mo na
hindi pa tapos yan. Because nasa isip yan eh. While the armed struggle have been, well, strategically defeated, Marawi, in Marawi, meron pa rin mga pockets of armed groups, at ang mahalaga, yung nasa kaisipan niya, nandun pa rin yung ideology, kahit siya ay walang armas, nasa puso pa rin niya, na ito, gobyerno, kalaban ko, ang sundalo ay kalaban ko, ang kapulisan, kalaban ko, kahit na wala siyang armas. Ang Thinking Out Loud with Rafi Alunan ay mapapanood delicious.